Welcome to the Sidelines PH podcast, where we talk anything and everything about sports. My name is MR Villar and I will be your host. Season 1, let's get. All right, everyone, and welcome to another edition of the Sidelines PH podcast. My name is MR Villar, and we have very special guests for today. I'm so honored that they said yes, kasi napaka-busy ng schedules nila eh. Ang hirap nilang hagilapin, ang hirap ng i-book. But, ayun, our guests for today, they are one half. Dalawa sila ngayong interview natin, but they are one half of the Brain Cells podcast, spelled as BR numeral 4, INCELLS, Brain Cells Podcast. And prior to them being podcasters in another life, they were veterans of the Palarong Pambansa. So they are both from Region 3 and they were teammates in the said competition. So without further ado, I'd like to introduce to you our guests for today, Miss Hilary Aguada and Mr. Randrei Ortiz. Woo! Hello, sa mga listeners. Ayan, kung may listeners pa tayo. Yeah. Meron yan. Meron yan. Kamusta na kayong dalawa? Trying to stay cool under this hot weather. Oh, okay. Wow. Ikaw, Hilary, kamusta ka na? Lang. May pa-English pala. Wait lang, di ako prepared. Pero right now, yun din eh, sobrang init talaga sa lugar namin right now. Uh-huh. As in, sobrang napakainit. Ang hirap kumilos, ang hirap. Alam mo, kaliligo mo lang, tapos pawis to pawis kang kaagad. Gusto mo lang maligo ulit, no? Oo, or magbabad na lang, magbabad. Ewan ko kung too much info to, pero dahil mainit din kasi yung tubig kanina, nilagyan ko ng yelo yung tubig na paligo ko. Wow, ganun ka, no? Ganun kainit, no? Ganun kainit. Totoo. So, kulo na lang talaga eh. Ah, sige. First question, dahil nga nandito tayo sa usapang ligo, totoo ba na kailangan mong mag-shower bago pumasok sa pool? Your thoughts. Randrei, ka muna. Kasalanan ko yata ito, no? Actually, all swimming pools require you to na mag-shower ka muna bago okay. Ka lumusong. Pero, sinong swimmer ang gagawa, no? Do you have the same thoughts, Hilary? Oo, it's all lies. Siguro meron mga a couple of swimmers na ganun yung ginagawa. Pero sa amin, ayaw ko, back in my day, wala nang ligo-ligo. Like, jump na agad. No matter how cold, no matter how hot the hot water is, go lang. Diba? Ako actually, slide. A few years ago, I drafted yung, it's a legislation para dun sa amin, sa Olongapo po. Okay. Tapos sabi, unang-unang agad na nilagay ko sa rules ng pool kasi parang ay in-envision siya as a parang sports complex. Yeah. So unang-unang ko nilagay talaga doon is mag-shower. Tapos sabi ko, sino gagawa nito? Pero I still included it. Kasi standard siya. Is there a scientific explanation on why you should shower before Randrei, sige. Tingin ko lang kasi if you really have a dito, meron ka talagang dumi sa katawan, like madumi ka, like dirt, may putik ka or what. Kasi talaga yung visible lang na dumi. No? Siguro yun yung dapat na ma-wash out. Okay. Kasi pag lumusong ka naman, yung tubig may chlorine, so mapapatay niya na yung germs. Ha? Yes. Okay. Ako, ang inisip ko nun naman, parang hindi ma-shock yung katawan mo. Either sa lamig or sa init. Yun ang iniisip ko dati ha. Kasi parang, di ba, may proper way daw ng pagligo. Like in the shower itself na uunahin mo yung paa para hindi ka ma-shock sa utak, sa ulo, sa brain cells. So brain yun, cells. Parang ay, ganda, yung ganda, ganda, na, ganda na. Ganda ng plugin mo doon. Okay. Yun. Sige. So, yeah, ang dami naman kasing sports nung kabataan natin. Pero why did you venture into swimming? Hilary? Ako, bilang, ewan ko, I don't think it's very common with Chinese people or Chinese parents. Kasi I had Chinese parents. Tapos parang ang ginagawa ng mami ko, in-enroll niya ako sa kung ano-ano.
soccer, ballet, like, alam mo yun, parang ipatry sa yung lahat. And then, siguro, umabot sa point na in-enroll niya ako in a summer swimming class. Tapos parang, doon ako nag-stick kasi I felt like I enjoyed it too much. Parang ganun. So, 4 years old yata ako. 4 years old ako, unang in-enroll ng mama ko sa summer class ng swimming. And, nalunod pa ako nun, like, hindi ako nakakapit na maigi doon sa hand railing. Tapos nalunod-lunod pa ako. Tapos yun. So, na-enjoy ko siya. And then, may, di ba may mga parang mini competition, yung parang graduation rites ng mga yes. little toddlers, ng kids. So, nung first time ko nakahawak ng medal, sabi ko, oh, I like this. I like this feeling. So, okay. Dire-diretso na. Dire-diretso na siya. Buti hindi ka na trauma nung nalunod ka at age 4, yeah. May kinapitan ako noon eh. Hindi ko na matandaan kung nalunod din pa siya or what. Pero yun, tandaan mo yun, nalunod na nga na dabay pa. Okay, yun. So at a very early age pala, pumasok ka na talaga sa swimming. Ikaw, Randrei? Teka, inaalala ko kung anong age ko eh. Pero mag-grade 3 ako noon. It was the summer between grade 2 and 3. Sa mga 8, 9? 7, ganyan. 7, eight, mga 7, 8. Sige. So for me, actually, naiinggit lang ako doon sa mga marunong lumangoy. Tapos, so sabi ko, gusto kong matutong lumangoy. Mm-hmm. So, my dad enrolled me to a summer clinic. Feeling ko, same lang din kami ng clinic na pinanggalingan ni Hila. Isa lang naman yung clinic sa atin. During that time, kasi siya lang yung well-established. Okay. At talagang nakakapag-produce ng mga swimmers. Okay. So, in-enroll ako doon. Tapos, after like 5 days, nakakatawid na kasi ako. Ah, okay. So, actually, that's the normal day, ano naman, di ba? Parang, after 5 days, kasi, makakatawid ka na. Usually kasi, ano, makakatawid ka, pero from side to side lang nung pool, hindi yung mismong buong length. Gets ko yung sinasabi mo. Doon ka lang sa weight, yes. Tapos sabay, nakatawid ako doon, tapos sabay sinubukan nung instructor ko na patawirin ako, mm-hmm. nakita nung tatay ko. Tapos so, after nung 10 days kasi sa amin yung, ano, yung classes eh. Okay. Hmm. Tapos after nun, in-enroll ako dun sa next class, dun sa advanced. Okay. Para maturuan ng ano nga ba ang tinuturo nun, butterfly at saka breaststroke. Mm-hmm. Tapos nakatawid pa rin ulit ako to. Oh. So afterwards nun, meron pang tinatawag na competitive class. So mas more on fine-tuning. Tapos dun ulit. So actually, gusto ko lang matutong lumangoy. Oo. Tapos pero ending. Ang tapos ayun na laban na dito, laban na diyan. So, hindi ko talaga siya gusto at start. Mm. At what age did you swim competitively? Like yung hindi yung mismo dun sa actually it was immediately eh. Ah, okay. Parang 'di ba grade 3 na ako noon tapos okay. What happened was kasi may mga meets pala yan no, hindi ko pa alam yun noon. Mm. So ang uso lang naman kasi na laban doon yung sa DepEd no. So ano pa siya dati? Dex pa siya no, Dex, Department yes. of Education, Culture and Sports. Yes, correct. So during those times no, tingin ko at I think still now, meron pa mga district meets before magkakaroon ng city meet kasi sa amin sa city eh. So sa ibang lugar yata municipal pa tapos meron pa silang panglalawigan. Mm. Pero yung panglalawigan kasi, it's comparable to our city meet na. So, dun sa district meet, yun yung first competition ko talaga na sinalihan. Mm. So, I won all events there. Wow! So, kalaban ko mga, so lahat naman yun elementary lang, no? So, age level. Yes. Age level, okay. Hindi, ang level age group. Is by, ano eh, kung level elementary of education. Ka o high school. Okay. So meaning so, ka, pwede mo makalaban mga kung grade 3 grade ka. Grade 6, mong... yes. Ah, okay. Yeah. Okay. Totoo yun. Even 3 years older than you. So talaga. So yun, I won all events na sinalihan ko. So ang dyaryo nun sa school namin, Randrei swims like a fish. So, wow. Lagi na nila akong, ano, ay isda. Yan yung isda. Natukso ka pang isda, no? Actually, oo, tuksuhin kami noon kasi aside from, you know, swimming talaga, magmumukha ka talagang uling, ganyan. Oo. So, tuksuhin kasi na rin, pero at the same time, oo.
three times a day, may times pa na three times a day ang training, lalo na pag palapit na yung national level. Mm-hmm. Yun mm-hmm. nga. Well, ganun din. Same sa'yo, Hillary, na at such a young age, pagkatapos mo dun sa swimming lessons na yun, talagang competitive swimming na agad. Kasi there are levels nga daw, sabi nga ni Randrei, may levels ng lessons. So may fish, sa amin ah, nung tawag namin sa amin ng fish program and then advanced, then the competitive swimming nga. So yung sa pagdating ko ng competitive, kasi dire-diretso yun. Parang every summer pinag-lesson ako ng nanay ko and then she enrolled me or she included me in a team. Tapos ang una kong competition, I don't remember, shucks. Milo Little Olympics ba? I think it was Milo Little Olympics agad. Kasi I was studying in a public school. Mm-hmm. Tapos, around September, October yung competition. I think that was my first competition. Milo Little Olympics. Okay. Sige. So, from your first competition. Actually, dagdag ko lang. Oh, sige, go. Meron pang isa pang level bago yung fish. Ano? Ay, ano? Tadpole. Yes, oh, seryoso, tadpole. Yung mga ano, mga 2 to 3 years kids old. Talaga. Babies. Okay. Babies. Okay. So, legit pala. Legit na tadpole. Oo, legit na tadpole. Na-deduce ko lang eh. Kasi. Oo. Okay. We were talking about your first competition. So, tell me more about your last competition. When was that? When was the last time you competed? competitive. Ilan pa ako graduate ng high school. Okay. That was my last competition. And talagang 2006 kaya ta? 2007. 2007. Sa 2007. Okay. That was my last competition. Okay. Ilo-Ilo. So that was 30 years ago. Ilo-Ilo? Kalimutan ko na eh. 2006 naman natin i-Google. Was... Alam ko 2006 was Coronadal. Coronadal so the next one was 2007. I think Palawan or Iloilo. Mm-hmm. Hindi na ako nakasali nun. Mm-hmm. Ikaw, Hillary, kailan yung last mo? Ako, ay, funny story. Charot. De, funny story, BBL, I forgot to tell you kung ano yung meaning ng BBL. Basta sa Benguet to, I forgot. Anyway, yung BBL is go. BBL. Is intercolleges sa Baguio. So, ang kasama namin noon, PMA, University of Baguio, University of Cordillera, and then University of the Philippines, Baguio, and then Benguet State University. Yun. So, yung mga colleges sa SLU even. So, dapat magta-third ako sa 100 meter butterfly, kaso nag-hypothermia ako. Oh. So, bumaba yung blood pressure ko. Akala ko nabikyo ka eh. Hindi. Oy! Uy, but my last Central Luzon Regional Athletic Association competition, na-DQ ako noon kasi I was thinking that the swimming pool was 25 meters. So, pag 25 meters kasi dumodoble yung laps mo. Okay. Pag 50 meters, once ka lang lalangoy ng isang style. Okay. Anyway, supposedly magta-tumble parang sa utak ko magta-tumble turn ako for the backstroke pero hindi ako nag parang nag-tumble turn pa rin ako sa 50 meters. Supposedly, hindi na dapat. So, na-DQ ako. Saya. Anyway, yung last competition ko, na-hypothermia ako. So, nag-field trip ako sa SLU Hospital. Tapos, I forgot kung sino nagbasa. Wala pa yatang ambulansya nun. Sinakay ako sa likod ng pickup truck. Oh, wow. Sobrang hindi prepared yung competition nun. Nagulat lang sila na may na-hypothermia. Kasi sinong swimmer ang ma-hypothermia? Diba parang? Well. Apparently me. Ikaw. meron na. Meron na in the history, I guess. Pero yun nga, na dinala ako sa hospital. So, hindi ako naka-qualify ng nationals nung huling competition ko. Sayang. I had to step out of the competition. Yeah. But that was what year? 2014. So fairly recent than kay Randrei because Randrei nga after high school wala na, no? Hindi pinayagan eh. Oh, pero gusto mo? Gusto ko lang at that time. Okay, sige. So since meron na yung sa span ninyo of swimming competitively, what can you say is the difference between swimming at that time versus swimming today? Ano kaya? Sige. Randrei. Siguro, dito kasi sa local scene, actually, yung local scene really translate
pataas eh. Okay. I mean talagang on how the local operates, usually ganun din yung makikita mo na nagre-reflect sa on a higher level. Astronauts. So dati kasi talagang swimming teams hindi naman siya masyadong marami. Mm. Sobrang kokonti lang niya, no. Tapos sabay hindi masyadong involved ang mga parents. So actually so during my time nag-start na maging involved yung mga parents. So nagkaroon pa ng rift. Dati isang team lang ang Olongapo. Mm-hmm. Ayun yung political nangyari, niya. Ang nangyari na happy na siya. Okay. So talagang magkaroon ng politika, no? Mm-hmm. Iisa lang yung pool na pwede kang maglangoy nun for training. So, sipin mo na lang, nag-happy kayo. Yeah. So, ang nangyari, so I was still observing kahit nawala na ako sa scene, is dumami yung mga teams, dumami sila nag-aagawan, dumami yung politika. And the stories I keep hearing as well from mga teammates din namin, from Clara, from other locations like Pampanga, Bulacan, mm-hmm. Eh, ganun din yung scenario sa kanila. Dumadami yung teams, dumadami yung nagbabangayan, tapos sabay... Dumadami yung parents na involved. Yes, dumadami yung parents na involved. So, yun yung ano eh, yun yung nakikita kong trend. Pattern. So, I think it's a good and it's a bad thing as well. Kasi it's good kasi parents are supporting their children to pursue sports. Yeah. And it's bad kasi... at one point, sila rin yung nagiging hindrance for those kids to enjoy the sport. Mm-hmm. Mm-hmm. Parang iba rin talaga kapag nabahiran ka ng politika sa ganyan. No? At saka, I could just imagine yung time na nagkaroon ng dalawang factions, tapos you have to share the same pool. Parang awkward na... Yes. Actually, nung nagkaroon ng dalawang faction, wala na akong team. Okay, okay. Me and my dad operates alone. Oh, okay, yes. Okay. So ako yung hati nila usually sa pool. Oo, siya yung nasa gitna. Kasi ako, I switch between teams before. Lumipat ako ng teams nung nagkaroon ng Rift. Tapos napapansin ko, sino ba tong nag-iisang lumalangoy sa lane number 4? Tapos parang, and then we realized na, okay, he swims alone. Tapos ang coach niya, tatay niya, ito namang nanay ko, gaya-gaya. Anyway, yun yung nangyayari, no? Yung makikita mong trend between parents and the coaches na, syempre, ilang taon na nilang pinapanood anak nila na lumalangoy, no? Yes. So, yung mga parents ngayon, parang nakaka-pick up ng training styles ng mga coaches. And then, so, di ba, may hati ngayong pool, may hatian sa pool dahil maraming teams. So, merong Monday, Wednesday, Friday, itong team na to. Tuesday, Thursday, Saturday, itong team na to. So, when these teams are separated, tapos may mga free time yung mga swimmer, yung parents ngayon would often let their kids swim on a different day then alone. Tapos, sila naman ngayon magpapatrain sa kanila kung ano yung na-pick up nila. Mm-hmm. So, that's how me and Randrei met. So, since he swims alone, ang ginawa na nanay ko, parang nakakausap niya yung father ni Randrei. And then, na-realize niya na, oh, it's a good thing, no? Parang pag mag-isa ka lang, tapos you get to coach your child, your kid. Mas added yung training, no? Kaso so, lang, yun. Kaso it has a downside din. What is the downside? What is the downside? Okay, for one, the kid is exhausted. Okay. I was an exhausted kid. Okay, kasi okay. Ang training ko is Monday, Wednesday, Friday. MWF lang ang training ko. Mm-hmm. So, kapag na-tsempohan ni Mama na on Tuesdays and Thursdays, naglumalangoy itong si Randrei, hahanapin niya na ngayon yung tatay niya. Okay, sige. Ayla, lumangoy ka. Ayla kasi yung nickname ko sa mami ko. So, okay. Papalangoy niya ngayon ako. Papapacing niya ako kay Randrei. Hello, 4 years ang tanda sa akin ni Randrei. And his skills are, you know, higher than my skills. So, parang, huwag po kayo maniwala. Napakalakas pong bata niyan. Hindi. We have a term for... Nareklamo po yan dati. We have a term for strong swimmers. Tinatawag namin sila mamaw. Mamaw, okay. Mamaw, oo. So, kapag malakas ka, mamaw ka. So, I viewed him as, you know, mamaw. Yes! So, yun, pinapapacing ako ni Mama sa kanya. So, I was an exhausted kid. Kasi aside from MWF training, nagkakaroon ako ng TTH. Parang pinapalangoy pa ako kasama siya.
Okay, tapos ang coach ko, tatay niya. Where your... Ako naman, actually, everyday yung training ko compared sa kanya. Ha? Kaso nga lang kasi, I think, kaya siya mas pagod kasi iba yung training ko sa training nila. So, my dad is a doctor. So, yung approach niya sa training ko, it's more on sports science. Okay. Yes, so... Rather than the techniques and the styles. Okay, okay. So, parang... Kumbaga, we already deduced na kung ano yung styles ng stroke, ganyan, kung ano yung okay. Uh-oh. So, ang binibuild up niya lagi sa akin yung muscles ko. Mm-hmm. So, before ng laban. So, kapag sumabay ka sa akin, dun sa training niya, mapapagod ka talaga kasi hindi mo alam yung training. Uh-oh. Like, ang tawag niya, usually, what he does is, usually he builds up my muscles. Mm. So, matagal yun, no? Wala naman laban, no? So, bakit ako mag-training ng speed? Mm-hmm. So, talagang build up ka lang lagi, build up. Tapos, pag malapit na yung laban, or may paparating, saka ka lang mag-i-speed. Kasi kapag nag-speed ka, or nag-sprints ka, nang hindi mo binild up yung katawan mo, wala kang muscles na pinupunit. Kasi every time you train, napupunit yung muscles mo, and it creates new muscles. So, ngayon, it creates stronger muscles. No? So, tapos, sakto pa yung training ko, it's an anaerobic training. So, talagang... Ayun. Wala talagang pahinga. Anaerobic. So, aerobic? Yes. Okay. Anaerobic. Anaerobic. So, wala okay. Yes. Wala talaga siya halos pahinga. So, usually endurance. This anaerobic training is yung training ng mga sprinters. So, if you would look at Usain Bolt, wala siyang ginagawa kundi mag-sprint tapos sprint ulit sprint. Talagang for sprint lang talaga. Okay. So, as a swimmer, I'm a sprinter. As yun ang forte ko. So, pag pinag 200 fly mo ako, di ko na kaya yan. Pero pag 100 din mo ako, kasabayan kita. Ikaw, Hillary, anong favorite mong ano, event? Butterfly. Butterfly. Butterfly event. Before it was backstroke, kasi natatakot ako ilubog yung ulo ko. As a kid. Natatakot kasi ako malunod. Remember my experience? So, yun. So, nung natutunan ko yung butterfly kasi sa isip ko, yastig to. So, yun yung doon ako nag-stick. Kaso. Pagdating na ng training mo at nagpang-competition na and the competition gets nearer. So, papalangoyin ka ng 1,000 meter butterfly, yung major stroke mo kasi yun yung major stroke mo, yun yung pinili mo. Ayun, kawawa ka rin kasi ngal-ngal ka. Iyak ka kasi nakakapagod yung butterfly. Oo. I think yung butterfly yung hindi ko talaga natutunan na stroke. Ang pinaka gusto kong stroke, doggy style. Ay! Yun. Ay! Okay. Yeah, dog paddle. That's what they call dog paddle. Easy lang po mga kaibigan. Sorry, sorry po, character ko po kasi talaga sa green mommy talakera po ako. So, disclaimer lang po. Joke lang. I'm so sorry. Hello, breaststroke talaga kasi mas... Censored ba to? Hindi. Go lang. As in, breaststroke dahil mas nakakaangat ako for air. Oh. Mas okay sa akin yun. Na kapag mas relax siya, actually. Yan, ako mas relax. Actually, sobrang ako yung nahihirapan sa breaststroke when it comes to competition. Yun, oo. Kasi, para sa akin, it's very relaxed. Ang hirap pwersahin mag-breaststroke. It has exquisite timings. Tapos sabay ang gamit mo is talagang tinutulak mo yung paa mo. Imbis na usually na you're just flapping your feet. Diba? Sa kanya tinutulak mo yung tubig eh. Yeah. Pero yun, mas yun nga, pang-relax yata talaga yung breaststroke. Yeah, pero pang cool down ko yun eh. Okay. Hillary, actually, ang breaststroke sa 200 meter individual medley, kasi yun yung kadalasan din na kinocompete ko. Lagi akong bumibigay todo sa first and last. So, which is butterfly and then freestyle. So, butterfly todo yan and then backstroke, medyo okay pa. Pagdating ng breaststroke, talaga nagre-relax ako dun. Talagang parang... Doon ko minomodulate yung heartbeat ko. Kasi hingal ka eh. Hingal ka from butterfly to backstroke. So, pagdating mo ng breaststroke, talagang you have to conserve yung energy na natitira sa'yo. So, you rely doon sa strength ng kick mo. Mm-hmm. Kasi, di ba, hindi siya yung fast-paced na
na grabe, nakikita ba itong ginagawa? Kasi, oh, I remember this sa podcast nga pala, na it's not just the video. But anyway, yun. So, parang, it's a way for me to relax, to prepare myself para sa freestyle. Kasi doon ulit ako mag-sprint. Para, minsan may mental work din kapag dumalangoy kay when your time, when will you breathe, ilang strokes ka bago huminga. Tapos, especially when you're swimming long distance events, like 1,500 meter freestyle or 800 meter freestyle, yung mental work mo dun is bibilangin mo yung laps na natapos mo. Kasi pag nagkulang ka, disqualified ka. Pag sumobra ka, disqualified ka din. So, before, meron sila yung signboard na iniikot sa may diving at each end of the pool. Pero parang ngayon yata, may warning whistle na yata. I think sa tawag dito, sa Olympics bell or whistle ang ginagamit. Okay. Para to warn you na, okay, you're on your last 50 meters. Okay. Pero iba pa rin yung kailangan mo malaman kung ilang laps ka na para ma-pace mo yung sarili mo. Ano. Local competitions talaga, ganun talaga eh. Ikaw magbibilang. Pero walang sumisigaw. Like, kasi wala coach equipment. Or whatever. Meron. Coach aren't really allowed sa ano. Meron, pero malayo sila. Tapos sabay good luck kung marinig mo. So, pipito sila. So, lahat ng coaches pumipito. So, kanino pito yung naririnig mo? Yun yung problem. Okay, okay. Yun yung problem, actually. Okay. Okay, okay. Tsaka lack of equipment before, tsaka yung system at system na how you will identify or how will you figure out kung nakailan ka na. Kaya talaga, pag nagsiswim ka ng long distance, kailangan mo na matinding concentration talaga. Kasi minsan sa 200 meter, nalilito na rin ako eh. So, what more pa yung mga 800 and 1,500 meters? Diba? Parang, Speaking of equipment, ano yung pinaka optimal equipment, mali, hindi equipment, yung pinaka swimsuit nyo, ano ba yung the best swimsuit for it? Like, pag competition ba? Akala ko equipment lang eh. Kasi yung briefing is, anong paborito mong equipment? Actually, ang paborito kong equipment is the paddle. Kasi malakas yung hatak. Ah, okay. Tapos okay. You can swim so slow. Yeah. Di ba kasi, actually hindi yun yung dahilan. Pero kasi, ang pinakadahilan nun, kasi, di ba ako lang yung mag-isa? Okay. Solo ko yung lane. The paddle makes me dominate the lane. Kasi, walang ibang pupuesto sa lane niya. Yes. Ang major ko rin kasi, it's butterfly. So, when I do laps, talagang nakapaddle ako. Ah, okay. So, so wala talagang makakadikit sa chest ko dahil pag dumikit sila, hampas sila ng nakapaddle noon. Ah, ang sakit po, mahampas ng paddle. So, yun ang favorite training. I'm not talking training. About hazing, ah. So, yun ang pinaka-favorite mo, training equipment, paddle. Yes, training equipment. Okay. Si Hillary, what's your favorite? Fins. Kung siya paddle, ako fins. Okay. Kasi, mahina yung ako, reklamo sa akin ng nanay ko yun, and maybe even all the coaches I've been with, reklamo nila sa akin yun kasi I rely too much on my arms. Kaya talaga nung high school, JS prom ko, laki-laki ng braso ko. Anyway, off topic. No? May hugot ka din. Fins. Oo, kasi walang gustong pumartner sa akin. Walang umaakbay sa akin kasi ang laki ng balikat ko. Anyway, tapos ang itim ko pa, di ba? Anyway, yung fins. Kasi yun, I feel like nas nade-develop nung fins yung kick ko. Once you take it off, ramdam mo yung biglang gaan ng tubig kasi sa paa. So, yun, fins. Pero in terms of swim gear, ay sabi mo kanina, optimum suit ba? Yeah, hindi natin tanong mo kanina. Kasi back in our day, Speedo lang yung matunog. Am I allowed to say brands? Go ahead. Okay. Speedo naman, meron naman ng Arena. TYR, arena? Pero Speedo kasi, yung yun yung binibigay sa amin during regional. Umabot yata sa point na umasa ako sa ibibigay. Tapos di kayo binigyan? Same ako din. Like, nawala ko yung goggles ko. Tapos sabay. Dapat mabigyan ng goggles. Oo. Tapos, yung bilang bata na you can't really afford kasi mahal din naman ang equipment talaga ng swimming. So bilang bata na it's hard to come by with, lalo na walang Speedo shop sa amin. You have to travel to Manila or you have to travel to Pampanga para lang makabili ng equipment mo na
yung pang-swimming competition talaga. Aasa ka talaga sa ibibigay sa'yo ng city or ng region na gear, like head caps, goggles, swimsuit. Mm-hmm. So, you have to make do with whatever is available. So, yeah. Noon, talagang pinaprovide sa amin, speedo. So, I don't really know kung ano pa yung ibang mga gear until I came to the competition na nga. Parang, ay, may arena pa palang brand. Ay, may TYR palang brand. This one. So, my idea of an optimum swimwear before, kasi meron, may iba-iba pa pala yung style. May pang training, may pang competition pala. And sometimes yung ibibigay sa'yo ng na provision eh, hindi pala pang competition, pang training pala siya. Entry level lang. Entry level. Entry level lang talaga. Kasi you know the budget cuts and... Grabe. So yun. Pero long time ba ninyo? Kasi nakikita ko na ngayon yung mga swim, like yung pants mismo, full leg. May full leg. Or yung bikini, iba naka-bikini. Nung time namin, actually, lumabas lang yung mga ganun sa international na. Mga panahon skin, ni... Skin ang tawag namin. Shark skin yun. Pinagbawal yun eh. Yung ganung type. Yung fast skin. Oo. Full, oo. Hindi, basta yung ginamit ni Ian Thorpe, pinagbawal yun. Oo, yung hanggang dito. Kasi hanggang parang dito. Sobrang niyang nare-reduce yung drag. Sobrang effective niya sa tubig. Sobrang taas nung mashi-shave off mo na time. Oh, okay, okay. So okay. Parang ang, hindi ko alam kung anong issue nila, kung bakit ayaw nila. O siguro kasi it's not really something that can be bought by everyone. By everyone. So may undue, siguro, may advantage ka na agad kung meron kang ganun. Cannot be rich, kaya oo. Kaya pinagbawal. Kaya ginawa nila ng standards yata kung ano yung type of swimwear na kailangan or dapat mo lang isuot or na pwede mo lang pero isuot. Ngayon, meron ang mga uso ngayon yung parang medyo ano pa rin eh. Hindi na kasi pwede yung full. Mm-hmm. Pero yung mga ano nila ngayon, yung may coat na eh. What do you mean coat? May coating na yung mismo. May hydrophobic coating na yung mga iba ngayon. Oo. Medyo mahal. Oo. Humabol na ang technology at medyo mahal. Humabol na. Pero I think at that point, ano para hindi pa siya bawal eh. Oo. Okay. So, nandun tayo sa equipment. Balik ako dun sa sinabi nyo kanina na there were two factions. You were swimming alone in a lane. How was the stadium, training grounds, training facilities? Yan. Let's talk about training facilities. Nung time na yon, sabi niyo, iisa lang talaga yung pool. Tapos nung dumami yung mga clubs. Yung standard. Yung standard. Okay, yes. Okay. Maraming pools naman. It's just that yung isa lang size yung... kasi. Mm-hmm. Pero ngayon, nabalitaan niyo ba, may nababalitaan ba kayo na mas dumami talaga nadagdag siya? May mga nadagdag na. Oo. Na pools. Pero, so nga lang, medyo mahal. It's not that affordable. Can you give us a ballpark figure on how much do you need to have to train in a good pool? Okay, so dito for sa a month amin, or for a year? Ay, wala akong idea. So, sisimulan ko sa ano pinakamababa, no. Sige. So dito sa amin, ang presyo yata is kung lalangoy ka doon sa Olympic size pool dito sa amin na talagang maganda. Mm-hmm. It would cost you 300 pesos. Tapos per. Limited for 2 to 3 hours of swim. Pala. For 2 to 3. Mahal. Okay, so afterwards nun, meron siyang monthly na membership din. Okay. Di ko alam kung magkano yung monthly. Pero alam ko kung magka-yearly, it's like 15,000 yata. Ah. Mahigit. Yes. Tapos, limited ka rin sa pag-bait ng birthday. Hindi mo pwedeng sa rin na magbabad ka ng training. Ganun. I think yun ang ruling nila eh. So other than that, dun sa kinalakihan namin na swimming pool, which is a standard size swimming pool, which is 25 meters. So yun, wala ka oras. Like, magkano ba yung sinet kung ano dun? Ako yung nag-set 50. Eh. I'm not sure. 50 na yata eh. 50 ko yata sinet, pero hindi kasi kami pwede nag-set. Pero during that time, 25 lang yata. Okay. 50 ko lang yata si Net. Ako talaga kasi yung nagsulat eh. 50 yun. 50 yun. Recently ako nag-ano eh. Nag-book doon. Ang problema mo lang doon is may scheduling kasi yung mga teams doon. Mm-hmm. Though, meron naman silang mga free lanes like
mag-iwan sila lagi ng 2 free lanes for walk-ins. Kasi mm-hmm. nga lang, minsan kasi the teams would occupy na rin yung 2 lanes. And nakakahiya naman na palayasin mo sila. Yes, so yun yes. yung naging problema ko, kaya I can't go back to swim. Kasi yung isa mahal, tapos yung isa siksikan. So takbo na lang ako. Takbo na lang. Yun na lang ano mo, exercise. Tumatakbo ka pa ba? Sige. Wala po akong pag-atake pero. Top of mind answers sa mga questions. Okay lang? Okay. Sige. Sure, sige, go sure. ahead. Ayan. Sa isang swimsuit, one piece or two piece for Hillary? One piece. One piece? One wala piece, bang, one piece. For, wala bang ano? For, wala bang, for competition ba? Or ano? One piece. Or general lang? General lang, general. General. Okay. Kasi, two piece pa lang, two piece. Hindi, kasi when you say swimsuit, mm. yun yung pang langoy talaga. Ah, okay, okay. Oo. So yung okay. mga two piece, ang tawag doon, bathing suits. We can't use that for competition. Oh, okay, okay. O nga, no, wala kang makikita talagang naka two piece na ano. Kasi may danger doon, friend. Pag nag-dive ka. O nga naman. Bye-bye. Oh, nga naman. Actually, munti ka na rin ako mahubaran sa competition eh. Ganon? Hindi ko na-tighten mabuti yung trunks ko. Like, pagka-dive ko, it was pulling down. Like, so, talagang na-slow down niya yung pagka-dive ko eh. Importante pa naman yun. That momentum. Kickstart kasi yan eh. I see. So, buti naman qualifying pa lang siya. So, may final ano pa. Sige, na-tighten mo na, no? Nang maayos yun sa next. Best distance. I mean, favorite distance butterfly. For you. 50 meter butterfly. Ikaw, ano? Randy. Actually, ako kasi ang paborito ko 25. Kasi ang training ko 25. Oo. Oh, so, mabilis talaga. Sprint talaga yan, no? Talagang, ayun yung training ko, 25 meters. Magdadive ako ng 25 meters. I have to finish it within 15 seconds. 9 seconds. Uy, nakaka 9 seconds ka, tigilan mo ko. Depende yun. Hindi, pero kasi yung span kasi is 15 seconds. Tapos sabay, on the 20th second, or 20, or the 30th, dun ka mag-go ulit. Or I don't know kung, ina-adjust yun nung dad ko. So hanggang sa pinakamahirap is the 20th second, kailangan mag-go ka ulit. Mm-hmm. Mm-hmm. So, habang tumatagal, syempre humihina ka, di ba? Habang humihina ka, umukunti rin yung pahinga mo. Pag-go ka ulit ng sprint. So talagang, kaya lahat ng sumasabay sa akin nahihirapan kasi hindi nila kaya na ganun. Pero, pinasabay mo naman ako sa kanila sa speed training nila na puro 100, ako yung nahihirapan. Hmm. Pero pag pinasabay mo ako sa kanila na 50-50 lang, kaya. Laban, laban. Pero favorite talaga, oo. 25. Sprinter talaga. Okay. Pre-swim meal. Hmm. Ilagang baka. Oh, okay. Ikaw, Randrei. Ano ba? Meal eh. Sa meal. Tanong mo, meal. So, nilagang baka. Meal. Ewan ko kasi, eh. Kasi you can't really swim on a heavy stomach. Yeah, yeah. Pero so, if... Kung meal, game day ngayon, kailangan mo kumain, nilagang baka. Okay. Actually... wala akong ganyang meal. Pero before the, ano, nagka-carbo load ako. So, okay, okay. Other than that, wala. Wala ako talagang meal na, itong meal na gusto ko bago ko lumaban, wala. Meal or snack, kahit na ano-ano, wala talaga. Okay. Wala. Kasi there's one athlete that I know of. Hindi naman siya swimming, pero ang pre-game niya na snack, Skittles. So, ubusin niya isang pack ng Skittles before he plays. So, ayun. May kanya-kanyang ano, perks. Yeah. If you want to look it up, ang pangalan ng Marshawn Lynch, he plays football, Lynch? As in American football, Lynch. Mm. So, Skittles talaga. Anyway, pre-swim ritual, like an hour before the competition, ano ang nasa isip ng isang Hillary or nasa sa isang Randrei? Hillary, sige. One kailangan hour. Ko, so, Please don't censor this. Kailangan ko tumae. Oh. Kasi the swimming competition starts very early. Like okay. At 5 meron ka lang warm up and then 6 may coach meeting and then ayun 7 a.m. start na agad ng swimming competition or ng mismong program. Mm. So as early as possible I want to be light as possible. So I lose every
yung lahat ng kinain ko na nilagang baka. Baka, wala. The night ubus. Before. Kailangan ko ubusin the morning. Okay, so, okay. Yun. Okay, ikaw, Randrei. Oh, ano eh, I'll always make sure na nakatali ng maayos. Because of that incident ba? Yes. Buti, actually, that incident, doble yung trunks ko eh. So, naka-bikini trunks pa ako nun eh. Oh, okay. Sa panloob. Okay. Tapos sabay naka-jammers ako. Oh. Tapos sabay yung jammers ko yung matatanggal. So, yun. So, talagang kailangan really tighten it. Mm-hmm. Para, pero we have... Meron kaming mga pre-dive rituals. Oh, sige. Ano yung nandun pre-dive? Ka na sa diving board. Sige. Kasi yung sa akin, naninigaw ako. Okay. I mean, oo. Napaka-violente mo. Yun yung nag-release ka ng hangin. Ah, okay, okay. Okay. No, parang yung... nag-haka eh. Oh, okay, okay. Tapos, I don't know kung pinagbawal na siya or what, pero yun yung ginagawa ko na. Tapos, every time I do it, yung mga swimmers... Natatakot sila. Sa, parang, siguro, I think, eventually, I learned na, ah, okay, panindak ko to. Okay. And even as I dive, yung nasa ere na ako, before I launch, or before I plunge into the water, mm-hmm. may isa pa akong pahuling, ha? Okay. Okay. So, that's my ritual on the diving board. On the diving board. Okay. Ikaw, Randrei, baka may... Sa akin, ano eh, utos ng tatay, pero I know na kung bakit. It's, I wriggle my extremities. As in? Yeah. Kasi you have to let your blood flow. Oh, okay, okay. So talagang you're going to wriggle, tapos konting talon-talon ng konti. If you would look kahit sa Olympians, ganun ang ginagawa nila. Nakikita mo they're shaking their hands. Kasi kailangan dumadalo yung dugo bago sila mag-dive para optimal yung energy na magagamit nila. Mm-hmm, mm-hmm, si Michael energy Phelps, nanggagamit. Diba? Yes. Mm-hmm. Ang ginagawa niya, hinahampas yung paliktik niya. We call this part here paliktik. Yung pecs. So, ay, mali. Hinahampas niya. Oh, yung pecs. Hindi, yung pecs sa likod. Ang tawag dito. Pecs sa likod. Whatever. Basta yung paliktik niya dorsals dito. Dorsals ba? Yung tawag na. Dorsals ba? Dorsals fins. Yes. Dorsals. So, yun, hinahampas niya, di ba? Tapos, other swimmers naman, yung feel the water, yung ginagana nila yung tubig. Ano nila, or they scoop dun sa head cup, kukuha silang ganyan, and then, mabasain nila yung sarili nila. Alam ng nanay ko, kapag nininervyos ako sa competition, tahimik ako, nakaupo lang ako. Mm-hmm. Pero that's pag, why alam you do kon- the, huh! Ah, release it. Kasi, ano eh, it releases the tension din, tapos it prepares your lungs. So, may scientific din na. Okay, okay. Yep. Nice. Palagang, lagi kang hihinga muna, tapos sabay yung intake mo, tapos i-release mo. So, you're getting your lungs ready. So, kung yung extremities eh, para sa blood flow, yun naman para sa lungs. Sa lungs, I see. Question, kapag after nung event na yun, kasi nakikita, ewan ko sa divers ko yata nakikita to, yung pupunta sila sa isang pool na parang mainit or whatever. Ano bang mga ganun-ganun? Meron. We have meron. That Depende sa ano. Depende sa area nung okay. Competition. Competition. Kung kasi meron gagamitin. Kasi may mga swimming pool. Lagi kami nakatambay doon, nagpapalamig. Ah, okay, okay. Nagre-relax okay. Like after nung ano, tapos doon ka muna, cool down ka. Yeah. I see. Or when you're trying to polish it's up your stones. It's more of a cool down. Mm-mm. So, it's more of a cool down, actually. Sa lahat ng pag-compitan ninyo, ano yung best facility? Like, what's the best facility you've committed? Sa Rizal, eh. Rizal Memorial? Mm-hmm. Ah, okay. Rizal Memorial. Lagi kaming napapagalitan kasi pumupunta kami dun sa may diving area. Bawal yun. Ikaw, Hillary? I'm trying to remember yung itsura ng Sanaga City. Okay. Okay din yung Sanaga, pero mas gusto ko yung sa Rizal. Mm. Rizal, kasi may dive. Alam mo kung bakit? Kasi may diving board doon. Yung 12 feet, 20 feet ay, diving mataas board. Ay, mataas ba yung mga... so, okay. Kaya gustong-gusto nila doon. Ako ayoko yun kasi parang... I think traumatized ako doon sa pool na yun. Kasi... Afraid ako sa heights, pero kid, hindi ako nagda-dive doon. Nandun lang talaga ako sa pool kasi crowded yung kabilang pool. Ah... Pero Hillary, yung sa Rizal, yung mismong 50-meter pool ako takot. Na, kasi? Parang kasi as a kid, nung bata ako, first time ko nakapa, I think that was my first competition kasama sila sa Liba. Anyway,
parang kakagaling ko lang ng parang entry level, parang ganun. Tapos biglang competition ko agad sa 50 meter pool. Tapos parang siguro as a kid nalula talaga ako sa pool na yun. Tapos parang... Kasi nasanay tayo sa 25. Oo, kasi nasanay kami sa 25 meters. Parang okay, as a kid, natakot ako sa 50 meters. Tapos yung lalim ng pool, pa ganun, tapos sobrang, alam mo yung gigantic siya para sa akin as a kid. Pero eventually naman, I think I grew out of it. So, hindi ko siya makonsider na yun yung best facility para sa akin. Pero most likely, oo, kasi na-improve na siya after the Olympics na, after the London Olympics, at saka yung SEA Games na pinalo na ni Jesse King. So, I think he had something to do with it then. Okay. So, yun. So, since sinabi mo, yun nga, naipanalo yung sa SEA Games, who are the top players right now in swimming? Dito sa Philippines. Sa Philippines, so far ha, so far kasi ang last record pa lang naman natin na nakapag-Olympics ay si Jasmine Alcalde and Jesse King Lacuna. Ano ba yun? Napahinto tuloy ako. So, si Jesse King Lacuna right now is running his own swimming team na yata. Okay. Ano nga ulit? With Bea Gab from UP. Anyway yun, silang dalawa yung top natin. Because they reached that level, sila na they were SEA Games medalists and of course Olympic players. So retired na rin ngayon sila. Mga palarong, I can't say that. Ayun, kasama namin sila sa Palarong Pambansa si Jesse, actually. Eh. Oh, okay. Yan, kasabay niya yan. Actually nakakatakot yung batang yun. When I was third year. When I was on third year, yung times namin, ako na yung gold, isipin mo kunyari ako yung nag-gold. Mas mabilis pa yung time niya. And nasa elementary pa lang siya noong grade 6. Oh. That's how good he was. Oh, I see. Pero pag kaya ko lang siya kapag 50 meters. Kasi distance yata si Jesse. Yeah, distance talaga ang ano niya. Tapos si Jasmine Alcalde, I first her sa Manila Youth Games and the second was in Naga City. Gulat ako sa kanya kasi ang tangkad niyang babae. I thought ako na yung pinakamatangkad. Pagkita ko sa kanya, oh my God, kasi ang ganda niya pa, na-starstruck ako. Pero yun, butterfly, nakalabang siya sa butterfly and I remember freestyle din. Malakas din, ang laki niyang tao, so malaki yung advantage niya talaga bilang matangkad na tao. Height plays a big deal pagdating sa swimming. Ang height? So then, at saka reach? Yes. Okay. Mas malaki yung pulmong tubig eh. Lalo na pagdating sa? Aside from And pushing sa wall. Sa end. Pushing sa wall. Ang laki na advantage mo. Kasi pag mahaba yung legs mo, you have more, yung mas malaki yung power mo. You have mo more force off to exert. So, mas may advantage ka talaga. Kaya hirap tayo talaga sa totoo lang mag-excel on those parts. Kailangan talaga maganda yung build mo. Saka imagine when you compete in international competitions. For example, SEA Games and the Olympics. Ang mga kalaban naman talaga natin mga Pilipino, mga 6-footer yung mga yan. So parang us being on the average height of 5'7" guess, or 5'5" para lang makasabay. You have to exert more effort. And to think na sila Jesse King ay I think he's 5'9" 5'8" competing with 6'2" 6'1". Yeah, 6'2" 6'3". He was able to qualify for the Olympics, 'di ba? Imagine how yung alam mo yung training, anong klaseng training ang ginagawa niya para makarating sa Olympics at para maka-qualify sa Olympics, 'di ba? So, and he started very young, 3 months lang siya, dahil yung mga kapatid niya rin mga swimmers din. So, he started at a very young age, like 3 months as a baby. So, may imagine mo talaga kung yung talaga siya lumaki sa swimming pool. 'Yun yung bahay niya talaga. Does it have something? Hirap sabayan. Does it have something to do with our culture right now? Na when you are a 6-footer, automatic. Ang ano sa yo? Athlete ka? Hindi athlete pero more of kailangan mo mag-basketball, kailangan mo mag-volleyball. Yeah, usually ganyan. Oo. Usually parang lagi ang taunang tanong sa yo, basketball ka or volleyball player ka? Parang minsan mapapaisip ka rin kasi what led malaking, you to think? Laking bagay yung high. Diba? I remember, diba nabanggit ko sa'yo when we were chatting sa Messenger, may yung lola ko, coach ng volleyball. Oo.
So, her name is Coach Dulce Pante, coach ng women's volleyball team ng Adamson. So, one time kasi merong event dito na parang, it was parang qualifying. So, they were looking at players na around high school level pa lang. Talagang minamata na nila. Talagang when they see someone that is tall, kahit hindi magaling yan. Matik. Talagang they would offer kasi matitrain pa nila yan. Yeah, like, yeah. May talent siya. Tapos sabay matangkad siya. Automatic yan. They would, ano, gusto mo sa Manila ka na mag-aral, talaga mag-o-offer na sila. Oo, oo. Ganun talaga, laking bagay ng height. What do you think is, or where is swimming in the next 5 years here in the Philippines? Ako, feeling ko, now we're improving on... Oh, sige, go, go. Oh, sige. Sige lang. Ano yun? Like, ano, as in, let's take out the COVID situation. Yeah. Okay, go. Feeling ko nag-prepare siya dahil sa COVID. Sa akin kasi, during our time, we were pushing for, you know, better equipments, better facilities. And now that we hosted the SEA Games, no? Parang the Philippines now have, you know, better facilities kasi nga parang na take advantage, you know? So sa Clark we have the Olympic size pools na, so we have like a closer to home training grounds, and sa amin din sa Subic the facilities were improved as well. So parang feeling ko, aside from basketball, would still be, you know, the top sports that people would talk about, and next to boxing and volleyball. When it comes to swimming, I still think that we're still far off from making it like another sports that we would watch on TV seriously, or we would talk about in casual conversations. Because it's still not that, you know, famous, or it's still... Kasi one thing, not everyone can swim again kasi nga sa mga equipment and of course sa facilities, yung mga bayad sa bagong facilities. Na, it's not a sports for, you know, people with low income budget. Unless the government or unless an institution would, you know, initiate yung mga free lessons talaga. Katulad sa, may mga small communities in Mindanao, may mga coaches na nagkakaroon ng initiative na kumukuha talaga ng mga batang lansangan, tinuturoan mag-swimming. Unless we have those types of projects, doon talaga tayo siguro aangat talaga sa swimming. And mas maraming pangalan ang mas makikilala sa swimming. That's my take, ha? Okay, okay. Sa akin naman, actually, medyo same with Hillary. Pero tingin ko kaya tayo far off. Even sa other sports, it's because the training, yung proper training and nutrition. Yeah. Hindi yun nagtitrickle down. Okay, okay. Sa baba. And yung mga ganong knowledge, it's ano eh, it's for the elites lang ang nangyayari. Katulad yung sports science nga, no? Oh, not diba? Everyone so, really knows that. I was that. Just fortunate even, dahil doctor yung tatay ko. Mm-hmm. He knows that. Yeah. So, ino-incorporate niya sa akin, which is effective. Diba? Okay. So, ginaya na rin nila. Tapos sabay. Kasi, may sama rin, no? Loob to. Hindi, I mean, hindi ako, wala akong sama ng loob doon. Pero kumbaga, joke lang. I know fellow athletes din. Some na nagko-compete pa. And even doon sa mga nagko-compete, yung mga training methods, it's very secretive. It's very secretive talaga. Ayaw talaga nila mag-share. Talagang, so hindi mo talaga makikita na mag-i-improve at mag-boom yung something or any sports kapag yung training methods ay masyadong secretive. Yeah, yeah. So, dapat meron sigurong general information dissemination na mangyayari. Para kung gusto maging, talaga ha, na... Oo, na maabot yung... Kumbaga sabihin na natin kahit hindi nila kayang gawin pero they know what those trainings are, malaking bagay na to improve kung itong swimming. Malaking bagay. In terms of... Go. Sorry, kasi compared sa basketball, di ba parang maglagay ka lang ng hoop sa bakuran mo and, you know, kasi it's always aired in the TV, parang anyone can watch it, then it's free. Makikita mo talaga kung how it's played, parang if you're a kid na nakakapanood nito, parang ang dali lang mag-basketball, parang anyone can do it, may bola ka lang kahit hindi pa
yan yung pang professional na bola, you could play basketball. Kaya mas sikat talaga yung ganong sports rather than sa swimming kasi nga where do you get the equipment, where yeah. yung the training standards, the nutrition talaga, din. Tumakbo. Yun. Kasi wala kang sapatos wala lang. Sapatos lang. Sapatos, oo. Chinelas nga lang at saka tape eh. Yung iba. Yung iba na kaya pakpa. In terms of country, sino ba ang pinaka-top country in swimming? US? US and umaarangkada rin si, based on the last Olympics. Yeah. US pa rin usually. Pero record other than the US, talaga. European countries talaga. Uh-oh. Kasi sila talaga yung matatangkad eh. Magugulat ka na lang kapag may nakakasingit na iba. Kaya like the last time may Singapore. Diba? Oo. Japan, China. Pero minsan lang makasingit yung mga yan. Pagdating sa swimming. More on US talaga. Mm-hmm. Kasi why? Do you know? Ako feeling ko ito lang ha. Kasi sa amin, sa Subic, we have Brent International School. That's an American standardized school, di ba? Yes. They have the facility talaga. Like, may swimming pool talaga sila sa bawat schools nila. And even in US, pag titingnan mo, may mga areas talaga sila for swimming talaga. So, sa Pilipinas naman, just ko, kita mo, just like in our case, isang swimming pool na yung pinagsisharean yeah, ng lahat. Ng lahat. So, sa baha, lumalangoy sa baha. Yun lang makikita tayo. Sa baha. Magandang training sa baha pala. Oh, sige, go. Even on a college level, ha, I experienced this na kailangan pa namin talagang bumiyahe ng an hour to go to a swimming pool. Resort pa to. It's not the competition standards swimming pool, no? Doon pa kami magta-training kasi we can't train doon sa Olympic Bowl sa Baguio kasi nga ang hassle kasi you have to go to the city hall which is far away from the pool to register to pay for the rent fee. So parang tas other schools are using it. So unlike talaga kapag yung mismong school na pinapasukan mo eh meron talagang facilities, complete yung facility. Yeah. Talagang makaka-train ka talaga without anyone else interfering in the pool or without any other team being it with there swimming with you, di ba? Kasi mas may freedom ka, katulad nga ng sinabi ni Randrei na secretive nga yung training programs or yung mga techniques. Siyempre, kapag magkakasama kayo sa pool, parang, ay, nakikita nila yung training natin. Parang you have to limit yourself. You have to book another pool which is very issue far away yan, from diba? The... Issue din sa amin to. Makikita ang training. So, parang you don't wanna share kasi wag yung galingan, wag yung pag galingan. Nandiyan yung competition, pag nandiyan yung competition, alam mo yun, para madi-disadvantage ka kasi, nakuha na nila yung training program training natin. Mo, so, ganun. Or masyado ka ng markado kung ginalingan mo masyado sa practice pa lang. Oo, alam na nila kung sino ka na. Oo, ganun. Pero iba yata approach ni Randrei. Si Randrei, kailangan malakas ako sa lane 4 para walang walang kukuha ng walang lane. Walang kaagaw, yes. But actually, do you think maglalaps lang ako nun. 3K na fly. Yun lang 3K? Araw-araw ko. Oh my gosh. Yeah. Pag walang competition, uh-oh. Almost every day, that's 3K fly na makapan. Mm-hmm. Yun lang. Though nagsiset naman ng time limit kasi hindi pwedeng masyadong mabilis. Mabagal. Hindi masyadong mabagal. Mm-hmm. But there's still hope for Philippine swimming. Yes. Oh naman. Yes. Malaki pa rin yung hope sa andami, Philippine swimming. Actually, Philippine hindi lang napapansin, pero ang dami yung lumalangoy. Sabi ko nga, di ba, ang daming teams ngayon. Dumadami na yung teams. Dumadami yung teams. Especially yung now that we're making namin. Noise. Yes. Mga teammates namin dati ni Hillary, halos lahat sila may sari-sariling team. Oo. May sari-sariling yes, training, ano na rin ah. Oo, may sari-sariling kino-coach. A coach, oo. Walang facility pero may sarili silang swimming team na hina-handle. Oo, oo. Like, yun na yung kabuhayan nila ngayon. let's just hope na you know the Philippines can be able to catch up in terms of regional ba? Okay naman tayo regional? Regional, yeah. Yes, okay so pa kaya ang regional kaya, level. So kaya sumabay sa regional and hopefully you know we could produce other talents as well. With the proper support, with the proper equipment, proper training, proper nutrition. Ngayon ko lang narinig actually yung nutrition. Kailangan talaga. Sa lahat ng nakausap ko na in this podcast,
this was the first time na nabanggit yung nutrition. Mostly kasi it's infrastructure, it's training. Yeah. Oh. Really? Oo. Kaya ay, wala ako doon ah. Kasi sabi ko sa iyo secretive eh. Secretive. No, it's not a secret. No one shares. What you eat eh. Kasi yung development ng muscles mo yun eh. That yeah. Helps. Yes. Actually, the reason why I said nilagang baka yung preparation ko. Bawal mag-soft drinks yan. Isa pa yan. The reason why I said nilagang baka kanina. Kasi It's one of my coaches. Meron talaga siyang weekly food meal prep. Dapat meal prep ko every week. Parang ganun. For first day, nilagang baka dapat meron akong portion ng ganitong kanin. Parang balance, binabalance niya yung diet ko. And at the same time, limiting me from sweets, dairies, and anything that's very fatty. So, I think nutrition should and will always play a huge role in any kind of sports. Pero it's amazing na ngayon walang narinig. Actually, siguro kung ang in-interview mo ay yung nagba-bodybuild, doon mo maririnig yung nutrition. Baka. Pero in any sports, it is meron yan. Necessity talaga. Oo. Baka hindi lang nila nasabi, no? Kasama siya sa training. Hindi pwedeng basta-basta ka lang kumakain. Pero usually naman, nililimit mo lang yung nagpo-focus ka lang talaga sa kain kapag merong papalapit na laban. Laban. Okay. Oo. Kasi kapag wala naman laban, sige, pwede kang konting pasaway. Okay. Sige. As a parting shot, what would you tell a person to encourage him or her to take up swimming seriously? I think what makes swimming a good sport, ito yung lagi nilang sinasabi, it's a complete exercise. Ito lang siguro yung sports na talagang halos lahat talaga gumagalaw. And ewan ko ha, sa totoo lang, karamihan din na nagsiswimming may hika. And dito nila na-overcome yung kanilang problema. Kaya so hindi na sila ganong ina-atake. Pero isipin mo ha, for a sport that needs a good lung, lungs, dalawa eh. So isipin mo swimming pa yung pinipili kasi it really trains your lungs. Yeah. So talagang tapos sabay your circulation ng dugo sa katawan mo and your... And ito rin siguro yung sports na hindi ka magiging bulky. Okay. Hindi uso ang bulk sa swimming. So, talagang pag nakita mo talaga ang mga swimmers, talagang lean lang lean, siya. Lean. Yes, very lean. So, kung yun ang gusto mo, and other than that, yung exercise, napakagandang exercise, you really have to try swimming out. Okay. Hillary? Ako, number one, it's a good surviving skill to learn how to swim. Okay. Kasi I remember my professor in philosophy said, you will be able to survive any apocalypse when you know how to drive and you know how to swim. Parang, gusto ko yan. Tapos parang, nag-flashback ako doon sa time na yung unang lusong ko sa pool, nalunod ako. So parang, she has a point na, I need this to survive and to, you know, survive, basically. Second, it develops a certain sense of discipline sa'yo. Kasi, again, you have to keep in mind your nutrition or yung proper nutrition nga. Yung sense of keeping ano ba to? Nagpapakatot. Kailangan mo magpakatotoo sa pagbilang mo ng swim lap. I'm sorry, nandadaya po ako. Nandadaya po ako sa training. Natawaan ka ba? Kasi the thing about laps, when you're swimming like 3,000 laps a day, or 1,000, pag sinabi ng coach mo, mag 1,000 laps ka under this time of... Grabe naman yung 1,000. Baka 1,000 laps, 1,000 meter. Oh my God, 1,000 laps. My God. That's 40 laps in a 25 meter pool, di ba? Parang you have to be true to yourself na... 15 laps na lang. Bastos ka. Hindi mo pwedeng dayain. Bakit? Kasi dinadaya mo rin yung sarili mo sa time mo. Yes. And when you put your seed time sa competition, we call it seed time kasi yun yung qualifying time mo.
Tas it helps the organizers put you in which lane, no, and which hit you will compete with. Parang pag dinaya mo yung sarili mo, pinaanti mo yung time, parang useless yung training mo and you just cheated yourself. Parang niloko mo rin yung sarili mo, niloko mo yung tao, niloko mo yung coach. So there's a sense of discipline talaga na yun. Kailangan na na-develop yung sense of discipline mo. Plus another thing, you form like lifetime friendships. Mm-hmm, hello, mm-hmm. Me and Randrei. Aww. So since yeah, childhood friends pa kami, like bata pa lang kami, we started, you know, we saw each other growing up. We saw each other grow up in the pool. So, yun. I think to encourage kids, it's fun to swim every summer. Napaka-init tuwing summer. Mm-hmm. So, parang to cool off, di ba? This is the best sport that you could enroll yourself into. Kasi, it's enjoyable. 10 days of lessons, tapos after each lesson, you get to have playtime. Yeah. Di ba? And plus, you get to have bragging. It's life lessons na. Yeah. Life 10 days of lesson is a life lesson na. Good for iba yung sa swimming. Dati for takot sa tubig eh. May pating dyan! May pating! Okay, so from what I got from your parting shots, there are 5 things. One, it's a total body workout. No? Number 2, you'll get a leaner body. Number 3, it's a survival skill. Number 4, it builds discipline. And lastly, you get lifelong friends just as you too. Saan ba kayo pwedeng makita ng mga listeners natin ngayon? Do you have Instagram okay, handle? Hillary! Oy, hindi ko nagagawin yung bone spill. Gawin mo na. So, we are... bone spill talaga. So, we are part of a different podcast called Brain Cells and we claim ourselves to be unfiltered, uncensored, and a relatable podcast that young professionals could relate to, of course. And... we are 4 in Brain Cells. We have Randrei, of course, me, Hillary, and Lucila, and Aiko. We release our episodes every Wednesday on Spotify, Apple Podcasts. Help me out here. Breaker, Google Podcasts, Anchor, well, yeah. Anchor. Lahat yata, no? Radio Public pa, meron ganun. And we're also at YouTube, no? So you could watch our podcast there. So... video podcast na ang tawag yata sa kanya when it's there. So, yeah. Hindi yata yung setup mo at one point, no? Ako? Oo. Yes. Oo. Diba? Hindi pa ko may ano eh. Kaya ako nga nakita, uy, in-interview mo si Claire. Si Claire Adorna. Okay, sige. Thank you so much. Any personal handles, personal social media accounts that they can reach you? I think it's at Mousie, though. So that's spelled as Mawsie. So that's my social media handle. Mm-hmm. And how about you, Hillary? Hillary? Host ka na bigla. ako, at Aguada Vida Loca. Wow, ang haba. Wow. So, ang haba na i-spell ko. A-G-U-A, Aguada, D-A. Spell? Talaga spellan mo eh. Oo nga eh. Basta Aguada Vida Loca. Yeah. Okay. Just remember the word Agua. Madali naman yung sayo. Okay, sige. Thank you so much again, guys, for coming to this show. Walang paka naman natin silang dalawa. Yay! Guys, hands and hand applause over there. And again, this has been MR Villar from the Sidelines PH. See you in the next episode. Bye-bye! Bye! Thank you, then. Bye!